Pagkatapos kong magawa ng script ay maghahanda na ako ng aking mga gamit at papunta na ako ngayon ng studio. Siyempre, 102.9 Radyo Natin Victoria. Siyempre, dahil napakalamig sa studio ay naghanda ako ng isang kape na maiinom ko habang ako ay nagsasalita upang hindi rin ako antukin. Timplahin na natin. Go! Ang bilis kong magtimpla. Pagkatapos ko itong matimpla, siyempre, check ko muna kung mahigpit yung pagkakalagay para hindi lumamig. Pagkatapos ay ilalagay ko na ito sa aking top box para hindi ko ito malimutan. So, ayan na nga po ang gamit nating motorsiklo. Siyempre, Serax pa din. Sira pa din si Jets. Ilagay na natin dito. Salamat nga pala sa face mask na bigay ng munisipyo ng Victoria. Ayun, makatapos ko itong ilagay, ay kukunin ko ng aking sapatos para sa aking paghahanda. Ihahanda ko na ito para pagkatapos kong maligo ay susuotin ko na lang. Siyempre, ihahanda ko na rin ang ating susuotin na damit ngayon, ang ating uniforme. Okay, pagkatapos nito ay siyempre hindi pwede na hindi tayo mabango. Kaya kukunin ko ang aking pabango at ihahanda ko na rin para hindi ko ito malimutan. Okay, masyado na kasi ako makakalimutin eh, kaya inihahanda ko na agad bago ako maligo. Pagkatapos nga nito, siyempre ang ating susuotin na pantalon ay kukunin na rin natin. Para tayo ay goods na goods. Okay. So, handa na nga po tayong maligo. Siyempre, pagkatapos nga nito ay naligo na nga ako. At ngayon ay ako ay paalis na. Siyempre, paalis na ako ngayon sa aming munting bahay. Service natin sa racks na may butas-butas na upuan. Okay, let's go na nga. Siyempre, tayo ay patuloy pa rin nananalangin sa ating Panginoon ng 2022 Hilux Conquest kulay red. Para naman hindi tayo nababasa kapag tayo ay pumapasok sa ating trabaho at kapag tayo ay nagbo-vlog. So ayun na nga, ito na nga po ang aming barangay na kung saan ay makikita mo ang pare-parehas na bahay. Ito po yung lugar na tinatawag na core housing. So ayun, habang tinatahak ko po ang aking daan papunta sa trabaho ay may napapakinggan akong tumutunog-tunog sa aking hulihan. Baka nalaglag na yung aking inihandang kape kaya check-in ko muna ito. So pagbaba ko nga ng motorsiklo, napansin ko na hindi ko pala nailock itong aking top box. Tinan mo, nakalimutan ko na naman. So ayun na nga po mga kabuntot at habang at andito na nga po ako ngayon sa highway mga kabuntot. Siyempre naman takbong pogi lamang tayo na ito. Ano yung tubig na ito? Hindi naman din ito nawala-wala. Ayan, kaya lagi madami yung aking gulong. So ayun nga mga kabuntot, diretso na nga po tayo. Siyempre ang pantalon tumutas, check ko muna ang aking sapatos, ang kaliwa, siyempre at ang kanan. Ayan, so goods na goods naman siya, hindi siya madumi kasi natilamsikan. So, dire-diretso na tayo ngayon sa ating studio na kung saan ay 2 oras pa naman bago magsimula ang ating programa. Pero siyempre, mas maganda pa din yung lagi tayong handa bago tayo magsimula. So, ayan, namulapit na nga ako sa mismong bayan ng Victoria ay may napansin ako na parang traffic. Ano kaya meron dito? Tingnan natin. So, ayan na nga sa aking pag-uobserba ay nalaman ko na meron palang truck na nasira dito kaya masyadong subikip yung daan. Pero okay lang, dire-diretso pa rin tayo, hindi tayo mapipigilan sa ating programa ngayong araw na ito. So, ayan nga, pagdating ko nga dito sa Michelle ng Victoria ay nakakita ako ng isang bayani. Hindi siya si Superman, hindi siya si Batman, ngunit si Kuya na kung saan ay tinulungan tumawid si Nanay sa pedestrian lane. Okay Kuya, isa kang bayani. Siyempre titigil tayo kapag nasa pedestrian lane tayo, kapag nakita nating may tumatawid. So ayun nga, at napakalapit na nga natin sa studio. Siyempre ito yung rough road na tinatawag natin na daan. Ayan, so paparada muna natin ang motor dito sa likodan para kung umulan ay hindi siya mababasa. At pagkatapos nito ay papasok na tayo sa studio. Stand ko muna ito dito para safe kung uulan o babagyo. So ayun na nga po mga kabuntot, papasok na nga po ako ng studio. Siyempre naman, buksan na natin to. So ayun, kahit gaano kalinis ang suot ko na panyapa, kaya hindi ko pa rin ito pinapasok kasi napakaputi naman ang aming sahig. Siyempre naman, nakakahiya din naman. Kaya hindi ko siya pinapasok kahit gaano kalamig. Siyempre, lagay ko muna dyan yung helmet. Siyempre, uupo na ako sa aking table para ayusin ang mga bagay-bagay. Lalagay ko muna dito ang aking inihandang kape.
para mamaya-maya ay gising na gising tayo. Siyempre, check ko muna lahat ng gamit. Buksan ang dapat buksan. Iset ang dapat iset. So ayun nga mga kabundot, pag-apply nga natin dito ay hindi na tayo masyadong nahirapan sapagkat naranasan na natin dati ang ganitong uri ng trabaho na kung saan ay nung nagtatrabaho pa tayo kay AM Rocal. Siyempre bago yung lahat, ihahanda ko muna ang aking sarili after ko makapag-set ng kanta. Tanggalin ko lang ang aking jacket para kita ang uniforme habang tayo ay naka-live sa Facebook ng 102.9 Radyo Natin Victoria. Siyempre naman, ilalagay ko muna ito dito. At bago yung lahat, ihanda ang sarili. Siyempre, ang pinakamahalaga bago magsimula ay ang pananalangin. Yan yung sandata na pinakamatibay nating magagawa. Pagkatapos ko manalangin ay nag-set na ako ng mga kanta na aking gagamitin sa ating programa, ang programang success ni DJ Paps. Siyempre, marami na kasuporta sa atin sa Facebook, marami nagkomento at nag-set ng kanilang mga shoutout. So, ayun na nga, iset ko na nga itong mic. At i-check ko din yung boses ko kung maayos na. Siyempre, bago yung lahat, kabit na natin ang ating headphone kasi mga ilang minuto na lamang tayo ay mag-uumpisa na. Maraming salamat nga po pala sa sumusuporta kay DJ Paps sa programang success ng 102.9 Radyo Natin Victoria. Sama-sama tayo, Pilipino!